Let me come to my message. Pero after 3.5 years, ang Jesus na ito'y bumalik na sa langit. Wala na si Jesus dito, mga kapatid. Paano na ang communication natin sa Diyos ngayong wala na sa lupa si Jesus? Let me come to the chase. Wala nang paligoy-ligoy, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Bagaman ako'y aalis sa lupa ito, hindi ko kayo iiwanan mag-isa. I will come to you. I will give you another comforter that you may, that I may abide with you forever. At ito ang napakagandang sinabi ng ating Panginoon, sapagkat siya'y mananahan sa inyo at siya'y isa sa inyong lahat. Sa papanong paraan na si Kristo ay lagi nating kasama at pwede natin laging makausap at meron tayong communication sa Diyos sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Why? Let me mention 3 things and I'm done. I'm out of your way in 3 things. Number 1, the Holy Ghost activates your spirit to understand the things of God. I'm sorry kung may masaktan. Kung wala kang bautismo ng banal na Espiritu, I'm sorry, this is just a book to you. Meron po isang prinsipeng nakulong at ang tanging librong ibinigay sa kanya sa kulungan ay ang Bible, mga kapatid. And after 12 years na siya'y nakulong, ang tanging niyang natandaan sa Biblia, binilang niya kung ilang chapter, binilang niya kung ilang verse, binilang niya kung ilang words, binilang niya kung ilang letter A, letter B, letter C. Wala siyang magawa eh. But the sad thing is, 12 years with the Bible in hand, but the prince was not saved. Bakit? Sapagkat, kung pipilitin mo unawain ang mga bagay ng Diyos gamit ang unawang mga tao, mahirap intindihin. At hindi kayang intindihin ng unawang mga tao ang mga bagay makalangit, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, God is spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Tayo po'y carnal. That means we are of this world. Makalamhan, makadaigdig, makasanlibutan, makalupa, mga kapatid. But God is spiritual. Therefore, our carnal mind cannot understand the things of God. Amen. That's the reason why people have religion, but they are not saved. That's the reason why marami po, mga kapatid, ang halos bugbugin ng kanilang katawan dahil ang iniisip nila'y naglilingkod sila sa Diyos. Pero alam natin, mga kapatid, na ang kanilang pong pagsisikap ay sayang sapagkat hindi nila naisakatuparan ang tamang pamamaraan ng paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ladies and gentlemen, I'm sorry kung atin lang pong susumanin itong ating ginagawa, mga kapatid. Halos pag-aapat na oras na po tayo dito, nakaupo, kumaawit, kumakalon, kumakanta, mamaya tatawa, mamaya iiyak, mamaya na naman, mga kapatid, ano naman ang gagawin? Magtatalunan, magsasayawa na naman tayo sa mata ng sanlibutan na hindi nakakaunawa sa mga bagay espiritual. Kalokohan ang ginagawa natin, mga kapatid. Walang silbi at walang halaga. Pero kaya natin maunawaan sa pagdating tinanggap natin ang bautismo ng banal na Espiritu. Now we are activated! Pag-ibili yung cellphone ko, mga kapatid, may battery, may load, pero pag hindi activated doon sa network, anong text mo, walang saysay. Kahit mamahalin pa yan, kahit 1,000 pa ang load, kahit full charge pa ang battery, pag sa network, walang signal, walang halaga, mga kapatid. Ang importante po sa tao ay hindi ang ginagawa natin sa kala ng relihiyon. Ang importante ay activated na ba ang espiritu mo? Alam mo, pinagsalaman ang Diyos sa isip mo. Pinagsalaman ang Diyos ang puso mo. The Holy Spirit activates our spirit to understand spiritual things. Oh! Maging nandito pa lang tayo sa lupa, pwede na natin maunawaan ang mga makalangit na bagay. Because of the power of the Holy Ghost. That's why we can now testify of God's wonderful work. We can now become witnesses
Sapagkat ang sabi ng Bible, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Paano power ito to be witnesses? Samantalang 2,000 years ago, hindi naman natin nakita si Jesus na lumakad sa Galilea, mga kapatid. Hindi naman natin alam ang itsura ni Pedro. Paano tayong tatawaging mga saksi ng ating Panginoon? The answer is, through the eye of the Spirit, God opens our understanding and we begin to understand. Hallelujah! Kung paano nag-umpisa ang pagkilos ng Diyos, maging nung paraan, mga kapatid, maging nung umpisa pa ng panahon, hanggang sa ngayon. Second thing, the Holy Ghost activates your spiritual sonship. May narinig ako, mga kapatid. Mahal tayo lahat ng Diyos. Lahat tayo anak ni God. Total, kahit anong rehiyon ang piliin mo, basta sa dulo, kay Lord pa rin tayo. Kaya gumawa ng sariling rehiyon, Diyos ko dahil. Yan ang idea ng sanlibutan, na lahat ng tao, anak daw ng Diyos. Okay. Ang tanong, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Kasi kung opinion ko lang, sino naman ako? Kung opinion mo lang, lalo namang sino pa? Kung kay Pastor Dong lang, maaaring ang maniwala ay yung mga nakakilala lang sa kanya. Pero dapat ang kinukonsulta yung salita ng Panginoon. Sino ba ang mga anak na tunay ng ating pong Panginoon? Romans 8:14, mga kapatid, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yun lamang daw po pinamamahalaan ang buhay ng Espiritu Santo. Yun lamang daw po pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Yun lamang daw po ang tatawaging anak ng Diyos. Ito pang maganda. Sa pamamagitan po nito, we have received, by the power of the Holy Ghost, we have received the Spirit of adoption. Whereby we cry, Abba, Father. Ang salitang Abba ay parang isang bata, mga kapatid, na hindi niya malubusang masabi ang nais niyang sabihin sa kanyang ama. Ngunit meron siyang nais sabihin at nagpabubble po, mga kapatid, yung pong word sa kanyang bibig. Ang parang labas, mga kapatid, sa Hebrew at sa Greek ay yung word na Abba. Ibig sabihin po nito, words that cannot be understood. Pero ang ama, pag nakita niya ang kanyang anak, kahit hindi naintindihan ng iba, pero isang tingin lang ng tatay, naintindihan ang kailangan ng anak, mga kapatid. Hallelujah. At ang tatay, kahit busy-busy, maraming ginagawa. Pero kapag ang anak na ang lalapit, at merong sinasabi at merong pangangailangan, bibitawan ng tatay ano yung bagay na kanyang niliya, ginagawa, mga kapatid. Kahit sino pa ang kausap niyan, kahit ano pa ang schedule niyan, pag ang anak na ang lalapit, ang tatay, malambot ang puso, mga kapatid. Hallelujah. The Bible said, the Holy Ghost activates your spiritual sonship. Kailan ka lang tunay na nagiging anak ng Diyos? Kapag tayo po ay nabautismoman sa banal na Espiritu. Masakit ito, but I have to read it because it's in the Bible. Verse 9 says, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Sino man daw po ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. At ang tao, we are spiritual beings na nababalot ng laman. And if you do not have the Spirit of Christ, some other form of spirit will overtake your life.
That's the reason why may mga taong puno ng espiritu ng alak. Kaya nga ang tawag sa alak, mga kapatid, wine and spirits. Nakita niyo ba sa tindahan ng alak? Wine and spirits. Why? Because that has the capacity to control a person. Merong espiritu of lust. There's a spirit. Yung kahit anong mangyari, magnanakaw, yung bakleto, mga kapatid, malikot yung kamay. Espiritu din yan. Meron po espiritu ng kaldaan, mga kapatid. May espiritu ng chismis na hindi mabubuhay pag hindi nakapanood ng dabas. At ang masama, ina-apply sa church, dinadabas yung mga kasama sa church. Pero ba si sister? Oh, sister, hindi naman ito chismis. Totoo lang naman ito. Ah, ganyan ba, no? Sasabihin ko sa iyo, sister, para may pag-pray natin siya. Kunyari, spiritual, pero may espiritu ng chismis. Bakit? Kaya napupuno ko na ng espiritu ng chismis dahil ulang na sa espiritu ng Diyos, mga kapatid. Pero pag ang espiritu ng Diyos ang kumukontrol sa iyo, ang espiritu ng Diyos ang kumukontrol sa iyong puso, sa iyong espiritu, sa iyong dila, sa iyong isip, mga kapatid, ang atay espiritu meron ka ay ang espiritu ng Diyos. Amen. Dalawa lang yung naniniwala, mga kapatid. Gusto na natin matapos. Lastly, kung ito, tuwa na sila. The Holy Ghost. Shall you say amen? Amen! The Holy Ghost activates, eto na, our spiritual communication. Amen. The Bible said, we have an enemy, and he is the prince of the power of the air. At sa Biblia, may isang taong nanalangin, ang pangalan si Daniel. Nag-prayer and fasting, masindi ang kanilang panalangin. At umabot ng 21 araw, mga kapatid, wala pa rin sagot ang ating Panginoon. After 21 days, nagpakita ang anghel kay Daniel. Daniel! You are highly favored and beloved of God. Nung lumuhod ka pa lang, kanuluhod mo pa lang, hindi ka pa nga nakapagsalita, alam na ng Diyos yung nais mo. At ipinadala na ng Panginoon ang sagot. Sa oras na lumuhod ka pa lang, pinadala na ng Diyos ang sagot. Kaya lang may problema, Daniel. Habang ang sagot ay pababa sa iyo, hinarang ng prinsipe ng Persia. Sino yung prinsipe ng Persia? Kalaban natin yun. Diablo, demonyo, mga kapatid. Espiritu na hindi espiritu sa Diyos. Hinara, mga kapatid! Hindi agad nakarating. Sino ba dito yung mga pananalangin? May mga nanalangin na ba rito na parang antagal ng sagot? Lord, bakit ganun nanalangin naman ako? Nagsidmasidin at pray and fasting ng Panginoon. Maliba yung motibo ko, Lord. May kasalanan ba ko, Panginoon? Ano ba ang dapat mong gawin para masagot yung aking panalangin? Kaluluhod mo pa lang. May sagot lang, Panginoon. Kaya lang, sa ere, may mga nakapayong dyan, mga kapatid, na hinahadlangan ka. Sapagkat alam ng kaaway na oras na ang panalangin may makalusot sa Diyos, tapos ang usapan. Sapagkat ang Panginoon nangako na kung tatawag ka, siya'y sasagot. Kung